Morning. Today is June 2. Follow-up check-up ni Ray and ni Bruce. Andun pa si Bruce kasama ni Maan sa kwarto. Hinintay ko sila. Pinapalamig ko lang dito sa sasakyan. Tapos GCQ na ngayon di sa ano, di ba? GCQ na. So, tingnan natin kung ano yung pagbabago. Ayan, kasama namin si Bruce. Check-up niya. At home na, wow. Sa McDo kami. Drive-thru lang. Wow. Ay, wow. Ay, wow. Sumisilip-silip pa. Sip ka lang dyan. Si Ray nasa loob. Dito si Ray. Hindi kami pinapasok sa Pure Gold. Nandito ako sa RCS. Yung parang isang supermarket pa dito. Walang laman yung mga ano. Yung mga shelves. Konti lang panila. Nasa bahay na kami. Kung hindi pa naman kami minamalas, no? Habang nagdadrive pa uwi, biglang may nalaglag na bangga dun sa windshield ng sasakyan. Ayun, may crack. Ay, sabi ko, ang malas-malas naman kung kailang kami yung dumaan, tsaka siya nalaglag yung mangga. Eh, ang laki siguro. Nag-crack yung windshield as in. Magano ako ng picture dito. Pinicturean ni Mahal eh. Malas, nakakainis. Eh, tatanong namin sa insurance kung makocover yun. And if ever man makocover siya or hindi, paano namin siya papagawa na dito kami sa Bulacan eh nandun sa kain tayo ano. Mitsubishi. Meron din Mitsubishi dito sa Kabanatuan. Pero ang accredited dun sa insurance is yung dun sa Kainta. Nakainis, no? Ang galing-galing nung mangga. Talagang sakto pang nung dumaan kami. Anyway. Ako sa engine, meron may dumating parang electric fan para to dito sa kusina. Kasi yun, lalagay ko na lang sa sala. Wala na kasing fan doon, nasira na nga. Yan. Sa Shopee ko siya binili, pero Robinson's Appliance Center at yun yung nagpadala. So yan, usual lang na mga binibili sa Pure Gold. Pero sa RCS kami ngayon, yun nga yung ano, yung hindi kami pinapasok sa Pure Gold, may day, may araw daw. Ito, buti na lang sa RCS meron ito. Ang tagal ko naghahanap nito, vegan to na dark choco. So, 10 ganyan ang binili ko. Tapos ito yung mga ating gulay. Marami-rami. Nakabili ako ng manggang lalaki, oh. Ay, pakawalan ko na pala itong dalawa. Wait lang bago tayo mag-ano. Mag-hold. So, ito, nakabili ko ng tokwa. Ayan, may stock na tayo ng tokwa. So, yan nga, nakabili ko ng lalaki ng mangga. Oh, 60 lang ang kilo. Mura. Ito, 69 pesos lang to. Lettuce, ang laki na, bilog. Ito pa ibang mangga. Basta ito yung mga gulay. Ayan. Asan na ba yung avocado? Pakita ko lang. Pahinugin pa yung avocado. Ayan. Marami.
Yung avocado, 100 ang kilo niyan. Medyo mahal. Tapos yun. Ito pala yung favorite naming sabon. Mura lang siya. Tatlo, 100. Tatlong kilo, 100. And mabango siya, almighty. Sa dito lang ata ito nabibili. Wala ito sa mga supermarket. Doon lang sa ano, tabing kalsada. And ayan, mga pineapple juice. Mga usual na binibili namin. So, hindi ko na yan ihoy. Ay, eto pala. Nabili akong plato. Ang ganda. Wala lang. Pang-cooking. Ay, nababad trip pa rin kami dun sa mangga. Nakakainis. So, nag-email na ako sa insurance. Tinanong ko kung makakover yun. Sana makakover. Wait lang. Anyway, mamaya na lang. Ayan, kakain na kami. Brown rice, tokwa, tapos ginaya ko yung sausawan sa chowking. May ginger, sibuyas, toyo, kalmansi. And ito pa yung tirang ginataang puso ng saging. Si Mahal sisig. Pakita mo yung sisig. Pure food sisig. Sarap yan. Hindi pa ako vegan. Gusto ko yan. Kasalanan. Instant death. Kain tayo habang nanonood ng Netflix. Good morning! Today is June 3. Itutuloy nga natin yung ating bahay serye. So, ang ating ayusin ngayon ay itong bar area. Pero bago yan, magbe-breakfast muna ako. Ayan. Apple pie lang ang aking breakfast. Tsaka iced coffee na soy milk ang nilagay ko. Tapos mag-unbox tayo nung binili kong electric fan para try natin kung gagana siya. And habang kumakain, yan, parang madilim. Yan lang para dito yung camera. Grabe ang init ng oras, diba? Magna 9 pa lang pero sobrang init na. Ayun nga, konting kwentuhan lang, mas mahigpit dito sa amin ngayong GCQ. Imagine kahapon hindi ako pinapasok sa Pure Gold kahit may quarantine pass ako. Kasi sa Monday tsaka Thursday lang daw pwede yung dito sa barangay namin. Samantalang nung hindi GCQ, any day pwede kami pumunta sa Pure Gold. Medyo malamig pa. Inig ko pa ng konti. So yun nga, mas naging mahigpit. Ininit ko pa sa microwave kasi medyo malamig pa. Pini-freezer ko kasi to para pag gusto ko siyang kainin, ina-microwave ko lang. Okay na. Ang init, babe. Nilapit ko yung fan. Tapos yun nga, nung pa-uwi kami, nabagsakan ng mangga yung windshield nito. Ayun, may crack. Nag-email na ako dun sa insurance, wala pang response. Kung malas-malasin nga naman, diba? Saktong pagdaan namin, bumagsak yung mangga. Crack siya. Sobrang lakas. Parang binato ka eh. Anyway, kain lang muna ako. Tuloy natin mamaya ito. So, i-unbox na natin itong ating electric fan. 990... 8 lang siya kasi naka-sale to. Dati siyang almost 2,000 ata. Pero nakita ko naka-sale ay binili ko agad. Ganyan naman, mahilig ka naka-sale. Mahilig ka naka-sale.
Ganyan ang kulay ng LC niya. Na malaboy. Basta parang violet. Oo. Parang ube. Ayan. Okay. So, ayan. Nabuo ko na siya. O, diba ang ganda ng kulay? Violet. Anyway, sa kusina to, pero ito muna ang gagamitin ko ngayon habang naglilinis para matry natin. Buksan na nga pala natin. Okay, so at least yan, gumagana siya. Malakas siya. One lang to. Second two. Wow, malakas. And three. Wow, parang lilipad na yung three. Ganda. Yung one, tahimik. Yan. Kaya ako bumili niyan. Asa na ba ako? Yan. Kaya nga ako bumili niyan dahil pag nag-video ako ng cooking sa kusina, ang ingay-ingay ng maliit na electric fan yung yun. Basta, kasi industrial fan yun. Kaya maugong zzzz, gumaganon pag nag-video ako, rinig na rinig. So, ayan. Ito, mas tahimik na. Ayan yung electric fan, oh. Dati siya ang 1,996, 998 na lang. So, sa sobrang nagandahan kami, kuha kaming isa pa para naman dito sa sala. Sira na kasi yung mga electric fan, luma na. Kasama ko yung dalawa. Kasi para mas masayang maglinis. So, umpisa na natin. Itatabi ko muna yung mga bike. Basta lang na abubo. Lagi ko muna sa isang tabi. Okay, so tapos na akong mag-ayos. Ayan na yung after. Mas neat na siyang tingnan. Dati mayroon talagang table dyan, tinanggal lang. Pero ngayon binalik ko para may extra workspace. Kung ayaw dito, kunyari magla-laptop, pwede dyan. Kung mas gusto dito, de dito. Anyway, tapos, ayan, binalik ko na rin yung mataas na chair dyan para sa ating bar. And, dyan pa rin yung ref. Medyo organized na dito sa loob. Hindi kagaya kanina. Pero marami pa rin abubot. Mga dog food, cat food. Ito, Christmas tree to. Itong bike finold ko. Foldable kasi naman siya. Ayan, at least mas maayos na kaysa kanina na ang gulo-gulo. Magluluto na lang pala ako uli kasi natakaw ako sa sisig. Eh, mabilis lang naman ito. Wala pang 15 minutes. So, sisig uli. Yan, may natira pa akong sisig na powder na mamasita. Yan, tapos, ito, hotdog to. Hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit. Vegan hotdog yung gawa ko rin. Tapos, sibuyas, sili, and shiitake mushroom. Okay, ito na yung aking sisig. And maliligo na ako bago kumain. Si Mahal Lechon manok ang ulam pero kakain din siya nito. Sarap. Magandang hapon sa inyo. Kakatapos ko lang mag-workout pero yung ginawa kong workout ngayon ay for lower back pains. Mga stretching lang. Hindi muna ako ng cardio.
kasi nga ang sakit ng likod ko. Hindi ko alam dahil kung dahil sa kaka-exercise. Anyway, meron niya pala akong dumating na package. I'm sure yung iba sa inyo or karamihan sa inyo ay familiar sa USANA. Natakpan lang yung A. Ayan. Dalawang beses akong nagkasakit na nag-take ako nito. Una, noong 2015, nung nagkaroon niya ako ng GERD tsaka panic attack, nag-take ako ng USANA kasi may nagsabi sa akin na maganda siya tapos magiging okay yung tulog ko. And ang naging experience ko sa kanya is, gumanda nga yung quality ng tulog ko, mas mahimbing at mas mahaba. Tapos mga 2 years ago, nung nakatira kami ni Mal sa Alabang, nagkaubo ako ng more than 1 month. Akala ko nga pneumonia. Kasi yung doktor na pinagpa-checkupan ko, sabi uminom ako ng USANA. So uminom na naman ako ng USANA noon. And nakatulong din siya sa paggaling ko. Kaya talagang masasabi kong, for me, okay yung USANA. And then, nag-uusap kami ni Mahal na parang may pinsan siya na nagbebenta ng USANA. Nag-inquire kami sa kanya, kaya lang parang busy siya that time. So, hindi kami naasikaso. Tapos, parang 2 weeks ago lang, sabi ni Mama, magme-member siya sa USANA. So, sabi ko, ay oo, maganda nga yan kasi nag-take na ako yan 2 beses na. Tapos, hindi niya alam na... wala siyang alam talaga sa USANA. May nagsabi lang din sa kanya about dito. Tapos nung sinabi ko nga na naghahanap nga kami ng mabibilhan yan or mapapagpamemberan. Kasi inisip namin, pag member ka, di ba may discount. Kagaya yung Cell Essentials, yun yung tinake ko. Actually, yun pa lang ang natatry ko sa mga products nila. And dati ang mura lang ng kuha ko noon, nung 2015, mga 5 years ago, 2.5 lang. Ngayon, 3.9 na siya. So sabi ko, instead na bibili ako sa 3.9, mas maganda siguro mag-member ako para may discount. So nung pa-member kami, yung Cell Essentials nasa 600 plus ang discount. Pwede pa siyang mas tumaas kung mas marami akong bibilhin. Yun. Anyway, ang dami ko na sinabi. Buksan na natin. Sa dami-dami ng mga tinik ko na supplements, di ba, nagluta pa ako, ganyan. Yun nga ang dahilan kung ba't ako naging YouTuber eh. Kasi dati yung channel ko more on sa mga supplements talaga. Mga galing Japan, Thailand, at kung saan-saan pa. Sa lahat ng na-take ko, itong USANA talaga yung maganda. Kasi nakaka-blooming din siya, as in. Nakaka-bata. O nga pala, sa ano pa to galing? Sa main office, pero naka-deliver sila dito through DHL. Galing nga rin. Ano nga lang to, mix. Kasi pag nag-member ka, iba-ibang products yung pwede mong i-try. So, since yung Cell Essentials pa lang ang natra-try ko, kumuha rin kami ng iba para tingnan natin. So, anyway, pag bukas, ito na siya. Merong yan, USANA na bag. Andito na yung mga supplements. And may kasama rin siyang, wow, ano po? May mga kasama siyang ganito. Kaya itabi ko lang tong box. Ayan, lagay muna natin ito dito. Ayan o. True wealth. Take charge of your life today. Ah, may mga kasama siyang ano, yung kung merong magpapamember sa akin. O nga pala, kung interested kayo magpa-member, sa akin na lang ha. Ano tong isa? Hindi ko alam. Tapos ito, may business workbook. And andito yung mga product information guide. Ayan. So, importante ito para alam natin kung para saan yung mga products, diba? Wait lang, init. Business, ano naman tong isa? Baka about the business. Anyway, mamaya ako nababasahin yung mga yan.
May business side din kasi itong Yosana. Pero ako, more on dun sa discount ako, kaya nagpa-member. Pero yun nga, kung gusto nyo magpa-member, ako na lang kontakin nyo. So yan, tingnan na natin kung anong laman. So ito nga yung tinatawag nilang Cellsentials. Yung may minerals plus ascorbic acid. So dalawang ano to, partner to eh, as sabi isa. Ito yung isa yung multivitamins. Ayan, so partner sila. Vitamins and antioxidants itong isa. Ito isa, minerals and vitamins. Yusana Core Cell Essentials. Ayan. Dalawang ganyan yung kinuha namin. Higit sa kami ni Mahal. Ayan, dalawang set. Tapos, ano pa to? Ah, tatlong set pala, sorry. Ayan. So, yung isa pwedeng stock or kung may bibili dito sa amin. Or baka mag-post din pala ako sa Shopee kasi sayang din naman. So, try ko baka may bumili sa akin sa Shopee. Kasi may online store ako sa Shopee dahil dati nga nagbebenta ako ng mga supplements din, di ba? Tapos, wait lang, may padaan na mo to. Okay, next, meron din akong biniling HEPA seal. Ayan. Wait lang, ay mag-focus dito. Yan. Yung HEPA seal naman, para to sa liver. Pero actually, nakakabusto ng glutathione sa katawan. Parang inaano niya yung katawan natin na mag-produce ng glutathione. So in a way, maganda na siya sa liver. Nakakaputi pa siya. Yan. So kung ano nga, kung mapapansin nyo, yung mga hindi pa members ng Yusana, kapag nag-browse kayo sa mga products nila, wala silang glutathione kasi ito na yung pinaka-gluta nila. Kasi nga, yun, nakaka-boost siya ng glutathione levels ng ating body. So, inuutusan niya yung liver natin na mag-produce ng glutathione. Which is for me, mas okay yun kaysa yung iinom ng glutathione capsules. Dahil, yun, hindi naman ma-absorb lahat yun ng katawan natin. Mostly, mapupunta lang sa waste. Pero, yan, yung body mismo natin yung mag-produce ng gluta. And then, meron din ako vitamin C plus grape seed extract. Yung ano naman, vitamin C na to, yun nga, ang maganda dito is may kasama siyang grape seed extract. And then, ito naman, kasi medyo malabo na yung mata ko, so kumuha din ako itong tinatawag nilang Vision X. Meron siyang lutein, bilberry extract, zeaxanthin, and vitamin, ano ba yun? Hindi ko mabasa. So anyway, yung main ingredient niya is lutein. Yan. Para naman, ano, sa mata ko yan. So yun lang. Ang tawag ito, magkano bang inabot lahat niya? So ang naging total niyan ay 21,000 kasama yung shipping fee. Yung shipping fee is 500 something. Shipping 546 plus VAT, so mga nasa 600 yung shipping. So nasa 20,000 something yung products. Yan. Pero discounted rate ko na siya nakuha. Kagaya nitong Cellsentials, 39 SRP nito, pero 3,250 ko lang siya nakuha. Yun nga, kasi nga, nagpa-member ako. O diba? Sa iba kasi, pag nagpa-member ka, ay sa iba, pag hindi ka, kunyari, bibilin ko lang to sa member, tapos ako hindi member, 39 ko yan bibilin. O depende sa kanila. Yung iba, mas may discount, yung iba mas mahal pa. So anyway, yun lang. So kung iisipin nyo, 3-9 parang ang mahal. Pero good for ano na to, 3 to 4 months. Yung isang pair. Kasi ilang tablets ba to? 100 plus ang isa eh. Saan ba yung nakalagay? 112 tablets tong isa. Parehas. So, 3, 6, 9, 12.
Oh, 3 to 4 months, almost 4 months. Kung magwa 1 tablet ka na per day. Ayun, o, diba? Yung 3-9 mo, abot na siya ng, let's say, 4 months na. So, parang 1,000 per month. Compare mo sa ibang supplements, sobrang high quality nito. As in. So, yun lang. Sinare ko lang sa inyo. And then, mamaya mag-ano naman ako. Siguro mag-shoutout na ako para ma-edit ko na rin itong vlog. Kasi natapos na natin ang ating bar area. Ayan. Mag-ano na ako. Magbabasa na ako ng comments tsaka ng mga shoutouts. Ayan. Umiba lang ako ng konti ng angulo para yung liwanag mas kita yung mukha ko. Kay Miss Jolie Bautista, okay naman yung gupit nyo. Pwede na. Stay home, stay safe. O nga po, pwede na nga po. Kay Miss Marlene Chan, nakasave sa haircut. Nice, keep safe. Kay Kaluz Alvaro, mas madali yung razor with different number setting attachments. Pinipuntan ko rin kasi si hubby ko yesterday for the first time. Close pa mga barbershops here in Northern California. Nagustuhan naman niya yung results. Sabi ko, mas madali at mabilis na nakalbuhin na lang. Attachment number 2 lang, okay na. Takot lang po kami sa razor kasi ako, ano, baka mamaya mabigla. Tapos, hindi ko na mahabol. Pero yun niya, may mga attachment nga naman yun. Sabi rin niya mahal. Pero ewan ko, mas ano lang po ako sa gunting. Anyway, sabi nila mga this June daw magbubukas na yung mga salon. Hindi ko lang sure kung totoo yun. Kung hindi pa, eh, yun. Tsaga-tsaga, kami-kami lang muna. Kay Miss Glenda Walsh, ang galing mong magluto, Mart. Ang sipag-sipag mo. Maganda yung gupit nyo kahit first time. I cut my husband's hair to trimmer lang kasi takot akong gamitin yung gunting. Baka pumalpak. Baliktad po tayo. Ako naman po yung sa gunting ako mas kampante kasi parang nakokontrol ko siya unti-unti. I started going vegan in November 2. Naku, sabay po pala tayo. November din ako. Last time I had meat was November 28, 2019. US Thanksgiving. Thanks so much for the shoutout last time. I wasn't expecting it. You made my day. Yay! Yan. Parang na po tayong vegan. Sana yung iba rin. Kahit ano lang, may mga tinatawag na meatless Monday. So, every Monday or kahit anong day of the week nyo, try maging vegan. O, yung iba naman, every January, yung veganuary, ganyan. Kay Miss Marilu Bonkin, hi Mark and Bob, ganda tunog ng opening songs nyo, tsaka yung patapos na tunog, I like it. Palati ko kayong pinapanood, tsaka yung mga luto ng mamo. Stay safe from Italy. Thank you po. Kay Miss Sarita Aguilar Olmos, hi Mark and Bob, I'm Tita Ayi, it's good to see you again sa mga vlog nyo. I'm excited to see you again. Sana palagi kayong may vlog ni Bob. I miss also yung vlog ng mom mo. I hope pero na uli siya. Malapit na po. Baka pagka ano yung videos nila doon, tapos isend sa akin, ako mag-i-edit. Kay Samson Panganiban, hello. Kay Dave Jonathan, Mark, ano ang online jobs nyo ni Bob? Ako po dati virtual assistant sa Mahal. Ganon din, virtual assistant siya ngayon. Pero ako, nag-full-time na ako sa YouTube. Kaya kung mapapansin nyo, ako lagi yung may time maglinis, gumawa ng content, mag-vlog. Kasi ako yung full-time sa YouTube, siya yung nag-online work. Kay Miss Ophelia Vergara, hi Mark, ang sipag mo talaga. Lagi kitang pinapanood, lagi kong inaabangan kung may bagong vlog. Thank you po, batiin mo naman ako. O, ayan. Hello po, Miss Ophelia Vergara. Kay Kim V, kay Miss Rita Abadiano, matagal na raw walang vlog si Mama. Kay Miss Leonity, hello Mark and Bob, masarap yung puso ng sagay. Lagi ako nagluluto niya pero suka ang ginagamit ko. Kay Miss Shona Cruz, mag-ingay nila ano? Mag-ingay nila Panther, meron kasing nag-aararo sa tapat, magtatanim na sila ng palay. Shhh! Winnie! Kay Miss Chona Cruz, pareho tayo ng sakit. Nagkaganyan din ako. Nabalik ang jerk pag nakakain ako ng bawal at nag-smoke pa ako. Nako, yan. Opo, bawal nga po yung ano, pag-smoke.
Ako dati nag-smoke din ako, lalo na nung kabataan. Pero mabuti na lang natigilan ko talaga siya. As in, cold turkey ako nung tumigil. Tapos, mula nun, wala na. Galing nga eh. Parang yung pagtigil ko rin sa karne, cold turkey rin biglaan. Tapos, wala na. Kayang-kaya ko yung ganun. Pero yung iba hirap na hirap. Anyway. Kay Miss Rovena Garcia, kay Miss Angelina Ducusin, kay Miss Emeline Herances, kay Miss Kerida Joyce, hello. Kay Kuya Rich Castillo and kay Ian, good day Lester and Bob, so happy to see your vlog. Kakatuwa din at nagupitan kayo ng buhok. Not bad for both kayong first time nagupit. Kami nga din ni Ian, vlog ko kaya yun. O nga, sabi ko sa'yo Kuya Rich, mag-vlog ka na rin. More power guys and take care. Ingat kayo dyan. Kay Ate Beth Cruz, hello. Kay Samira Santiago, kay Tita Luz Nunan, ingat pag magupit ang ears. Takot na takot nga po kami, baka magupit yung tela. Kay Michael Namuco, hello, musta na? Winnie! Kay Miss Jonathan Moria, same age ba kayo ni Bob? Hindi po, mas matanda ako sa kanya. Kay Miss Jonna Rolio, dami ko tao sa gupitan challenge yung dalawa. Kakatuwa, kinakabahan si Bob. Sorry, ang ingay ni Winnie. May mga tao kasi doon. Andito kasi si Winnie ngayon dahil in-hit siya. So, hindi namin siya pinapakawalan. Mahirap na. Baka dumami na naman sila lalo. Psst, Winnie! Kay Miss Sonia Mojica, pa shout out watching here in Canada. Hello po sa inyo dyan. Paano mo ginagawa ang vegan shrimps mo? Nandun po yun sa channel ko sa kaibigan sa kusina. So, check nyo na lang po. Kay I Love You Abukay. Hi, ay, long time no see. I Love You Abukay. Hi Kuya Martin, Kuya Bob. Na-miss ko po kayo. GCQ na po tayo dito sa Bulacan. May kawayan lang po ako. O nga, GCQ, pero lalo nag-hipit dito sa amin. Okay lang, GCQ. Kay Miss Virginia Feconcilio, have you tried hamburger style puso ng saging? Masarap siya. For your journey, did they prescribe you some Pepcid or antacid? Yes, meron po dati. Dami ko iniinom na gamot nun. Pero ngayon, wala na. Thank God. Kay Ramon 8750, okay naman ang mga haircut nyo. Haircut nyo, bagay. At least nakasave kayo. Kay Miss Lolita Viduya, anong product binibenta nyo online? Dati nagbibenta po ako ng mga skincare, skin whitening supplements, yan. Tapos ngayon, yun nga, balo ko po magbenta uli ng Yusana. At hindi na po ako nagbibenta ngayon ng mga skincare or mga gluta. So, ang gusto ko nga pong gawin ngayon ay yung Yusana and yung mga vegan frozen food namin ni Faye. Gustong kating-kating na talaga akong gumawa niya, lalo na na-perfect ko na yung isang hotdog, vegan hotdog. Ang sarap. Alam ko na kung paano siya gawin. Kaso nga lang yan, hindi pa ako makapunta ng Taguig para mag-deliver ng product kay Faye. Kay Miss Angelina Fernandez, natatakot si Bob na magkamali siya at masira buhok mo. Mas marami pa ang suklay kaysa gupit. Ako, parehas po kami natatakot nun dahil parehas namin first time. Kay Tita Sara Barbosa, hello. Kay Miss Adelaida Sofer. Kay Miss Marina Cadavillo, hello. Kay Miss Elerima Neng Fujimaki. Kay Miss Bethina Betty Channel. Kay Joy Arab. Ayun, maraming salamat po at sa mga silent viewers natin, hello sa inyo. Thank you for watching our bahay serye. So yung susunod nating installment ay sa kusina, na papakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko sa pagluluto ng mga vegan. Yan, kung paano ko na-veganize yung mga lutuin. Tapos yun, maglilinis din tayo doon dahil ang gulo-gulo na sa kusina. So see you again sa next vlog. Bye-bye.